So, ito ang main building ng aming school, Negros Occidental High School. So, nabilong ito sa province, pero dito siya sa gitna ng Bacolod City. So, maganda ang pamalakad ni Sir Amaka dito, pero dahil sa COVID, so to say, siya ay namahinga na. So, marami na mga malalaking gusali ang nandito. Ano tayo? So, malaki ang project dito. Yung high school days, masaya dito. Morning mga kumas, nandito ako ngayon sa aming paaralan noong high school ako. So, mother duty ngayon, kukuha ako ng module ng aking anak dito sa NOHS. Ito ang pangalan ng aming school noon. So, dito rin nag-aaral ang aking anak. So, tingnan nyo mga kumas, napakalaki ang aming school dito. So, dahil pandemic ngayon, hindi pa naging normal ang school ngayon. So, mayroon social distancing. So, kung ito ay regular class lang, napaka-raming estudyante dito. So, makikita mo. Pero ngayon, walang estudyante dahil pandemic. Tingnan nyo mga comments. Maulan ngayon dahil may bagyo. Signal number 1 kami dito. So, nung high school days namin, kasaya namin dito ng mga classmates. So, marami na mga building na bago ngayon. So, ito ang naming main building. So, iba-iba ang mga nandito. So, practice na sa pagkakulito. So, hindi lahat pwedeng kumuha ng sabay-sabay. Mayroon ang schedule. Uwi na ko mga kumas, tapos na rin ibigay ko na ang module ng aking anak. So, next week, magbibigay ko rin sila ng another module. So, ngayon, 3 ba lang ngayon. So, 4 module, 1 for week 1. So, napakahirap ngayon dahil modular ang ginagawa ng mga bata. So, hindi sila pwedeng makukumuha. So, kailangan parents lang dahil kung ang edad mo under 18 years old, hindi ka pwedeng pumunta ng school.
So lahat ang kumukuha mga parents lang. So dito sa NOHS maraming mga mag-aaral dito dahil every year, every level meron 30, more than 30 sections. So napakalaki ang population dito. Yan dito rin ako nag-graduate ng high school ko. So maganda ang pagtuturo dito. Dahil ang mga teacher, mga magagaling magturo dito sa NHS. So shout out sa akin mga teachers, pero retired na sila ngayon. So kung hindi, kung normal school, siguro marami mga bata dito nang tatambay sa kanilang area dito, sa paghintay ng kanilang next subject, next schedule. So dahil pandemic, sa mga parents na ako pumupunta dito at na makahigpit ng school dito, hindi ka agad-agad makapasok dahil dadaan ka sa health protocol dito. Shout out kay Sir Maka. Good morning, sir. Uwi na po mga kumads. Uwi na tayo mga kuya kumads. Uwi na tayo mga kumads. So natapos ko ng ating mission. Buha ng mundo. At saka dito, pinuntahan ko lang para ipakita sa inyo yung development ng Rizal Park na nandito sa harap ng Rizal Elementary High School. So dalawang school ito na noon pa ginawa, pinatayo. More than ilang decade na itong mga school na pinatayo ng gobyerno kung panahon pa nakakumis kayo. Hello mga kumads! Welcome back to my channel. So andito pa rin ako sa downtown. Natapos ko na ibinigay ang module. So another vlog, nandito ako ngayon sa Rizal Elementary School. So ang gagawin ko ngayon, hahanap ako ng t-shirts para sa aming Teacher's Day. So hahanap ako ng t-shirt kulay yellow para sa mga grade teachers. So bago niyan, ipakita ko sa inyo ang bagong gawa ng park dito sa my Rizal Elementary School. So ito ay sa time pa ito ng mga Hapones ay pinatayo ang Rizal Elementary School. So napangalan ito sa aming pamagsang bayan. So tingnan niyo, maganda ang flooring dito. So naging maganda ang parking ng Rizal dito sa harapan Rizal Elementary School. So andito si Manong naglilinis ng park. So tingnan niyo mga kumads, ang ganda. 'Di ba? So hindi pa binuksan ito sa public dahil bagong gawa lang ito. So tingnan niyo ang mga upuan. So may bantayog dito si Dr. Jose Rizal. Yan, dahil tuwing araw ng pambansang bayani natin, dito kami nagkakaroon ng programa. So pinaganda nila ang park dito. So tingnan ninyo ang paaralan ng Rizal Elementary. So noon pa, so kanilang hindi nila kinipa ito, hindi nilintain lang. So meron rin mga laruan ang mga bata dito, tingnan yung mga kumads. So pero hindi pa binuksan ito sa public dahil bagong gawa lang. So kung pwede kayo dito mamasyal at pwede rin maglaro ang mga bata dito. So dahil walang pasok, close ang paaralan dito. So mga teachers lang ang nandyan. Siguro kung kukuha ng mga module ay mga parents nandun sa kanilang gate sa kabila kung dumadaan. O dahil ito ay nasa front. O andan si
Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. So, tuwing araw ni Rizal, dito pupunta lahat ng mga government office employees at saka nagkaroon dito ng programa. So, maganda ng lugar dito. Tingnan niyo mga kumahan, sa isang bahagi dito ng Rizal Park, mayroon silang ginawa para pang ehersisyo. Tingnan niyo, mayroon dito. Pag ginagawa pa ngayon, hindi pa open. So, habang namamasyal ka dito, pwede kang mag-exercise tuwing umaga. Pero hindi pa masyadong gawain. Hindi pa natapos gawin. So, yun sa bahagi naman. Laruan ng mga bata. So, ito man tayag ni Rizal Rizal. So, yung ginawa nila. So, at ang mga upuan ngayon, binago nila. So, noon straight ito. So, hindi na ito matulugan ng mga street people. Ngayon yung mga kumats. So, pinaganda nila lalo ang Rizal Park. Tingnan ninyo. Meron siya mga solar panel. So, ang source ng kuryente dito, ng lightings pala, yung solar. So, magagay ito. Napalitin din ang kuryente ang city. Ay, manong, siya na yung wave na bi. Hello! Andito si manong. Ilinis. Thank you, ginong! Akat na ko ah. Wala ka. Tayo na lang mga kumads. So, hahanap tayo ng t-shirt ngayon para sa grade 2 teacher. So, ito ang aming gagamitin sa Teacher's Day celebration namin. So, virtual lang ang aming programa ngayon dahil walang face-to-face. So, kahit na maganda kapag mayroon t-shirt ang mga teacher. Diba mga kumads? Ang ganda. Maganda ng flooring dito. Bagong gawa.